Ay, yung Bollinger Band, ha, balikan lang natin, ha. Yung Bollinger Band po is hindi ko siya ginagamit, pero nasubukan ko siyang tignan, ano. And hindi tayo expert in using Bollinger Band, but parang it's a charting tool na ino-on mo dito sa chart mo na kung saan yung price ay gumagalaw dun sa loob ng band. Pero yung band na yun kasi nag-e-expand at nagko-contract. Pero yung price, most of the time, nandun lang sa loob ng band. Subukan natin, ha. Subukan natin ASEN, for example. Kung makikita ninyo, ito po yung chart, ha. Yung price, no, yung price, nagte-trade lang siya dun sa loob. So, yung band, nag-a-act as support and resistance. Every time tumatama dun sa taas, katulad po nito, nababatak kasi, kaya nga, para siyang rubber band din, eh, no? Nag-expand, nagko-contract. Nababatak siya. So, pero most of the time, pag nauuntog doon, nagko-correct. Resistance, ito support, tumalbog. Ito, hindi na tumama dyan, pero bumaba tayo. Ito, habang bumababa, no? Tingnan niyo po to, no? Habang bumababa, sinasalo siya ng band. So, yan po yung nakita ko, ha. Again, I'm not an expert dito sa Bollinger Band. Pero, just like any other indicators, no, you can use this as your support and resistance and combine it with other indicators na mga oscillators, no, para makita ninyo. Halimbawa po ito, kung nakita mo, bababa pa. Kasi basic support and resistance lang din, eh, no? Titignan mo kung kaya pa niyang bumaba based dun sa oscillator and volume.